Hello po, welcome back po sa aking video tutorial. Today po, ang pag-usapan natin ay paano mag-extract ng text or numbers dun sa mga group of text tulad nito. Meron po tayo dito sa column A na halo-halo po yan, may alpha numeric na ano. Ngayon, may ano po tayo? Meron po tayong gagamiting function na tatlo para ma-extract po natin 'yan. So, dito po sa column A, so meron po tayong ilang text 'yan. So, titingnan po natin yung length niya. Pag click niyo po yung length, ibig sabihin kung gaano karami itong text at numeric po diyan. Enter, 15. So, lahat yan 15. 15 combination ng text at number. So, ngayon, ang gusto ko makuha, yung left muna. Left. So, gusto ko makuha yung numeric dito sa unahan. Bandang kaliwa natin. So, meron tayong tulad dito. Meron tayong 5 A. 5 capital A, so gusto ko makuha yon. Tapos dun sa pangalawa, 5 capital B. Tapos sa third row, 5 capital C. Okay, hanggang pababa. So para makuha po yon, gagamit po tayo ng left function. Okay, i-type po natin dyan equal sign tapos left. Okay, click po natin 'yon tapos sabi niya text. Ito siya. Tapos comma. Tapos ito naman number of characters. Ilang characters from left ang kailangan natin makuha? So sabi ko nga kanina, gusto kong makuha itong 5 capital letter na 'to hanggang pababa na text. So lalagyan natin diyan 5. Then closing parenthesis then enter. Okay, tapos kakapihin po natin 'yan. Ayun. So ganun po mag-work si left. So kung makikita nyo, lahat ng nasa left, lahat po 'yan tig 5 kasi nilagay ko dito 5. So pwedeng tanggalin natin yung isang E dito. Isasama niya yung 5 niyan kasi 1 2 3 4 5. So isasama niya yung 5. Ayun oh. Kasi ginawa na nga natin 5 digit ang ilalagay niya, ang kukunin niya. So kasama siya. Okay, so lagay natin A. Ilalagay niya A. Okay, basta 5 either text or number or numeric nga na 5 ang kukunin niya from left. Okay po. So sa ano naman sa dito muna tayo sa right kasi ang mid kasi mas mahirap siya sa dalawa na to kasi dito sa left kaya mong kunin niya sa left kasi easy lang. Tapos sa right ganun din kasi alam mo yung pinakahuling siya sa right ang kukunin mo, huling 5. Okay po. So ganun din, type po natin right, double click po natin yan tapos text. Okay, sabi dito, write text, tapos number of characters. So, number of characters, lagay natin din 5. Then, enter. Okay, so ito po, kinuha niya, oh. Yung 5 B na yan. Dito siya, oh. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. O, paano kung wala, tanggalin natin 1. Tanggalin natin isang B. Lagay natin isang 1. Ilalagay niya yung isang 1 kasi nga sabi ko nga kukunin niya yung 5 digit dito, either text yan or numeric siya. Okay, punta natin yun, tapos i-drag lang po natin yan. Okay, so yan, nakuha na po natin. Ngayon ito yung pinaka mas mahirap kasi nga, nasa gitna siya. Ngayon, bago mo makuha yan,
ang ginagawa kasi minsan tulad yan, ito kasi kung titingnan niyo dito, alpha numeric tapos alpha ay text ganon. Ngayon itong nasa gitna na numeric na yan, lahat yan tigpa 5 digit lahat yan. Okay, ngayon ang gagawin natin, kasi nga dito nakuha mo na sa 5, ang left nasa 5. Kung hindi natin ginawa yung left, okay, kung hindi natin ginawa yung left, mahirapan tayong kumuha ng mid. So ngayon, para magawa yun, kasi alam natin ito, after ng panlimang alpha dito, yung alphabet ba, after ng panlima, dun na natin kukunin. So after 5, kasi meron na nga tayong numeric dito. So i-type natin dito, mid. Sabi niya text, okay. Tapos start number. Yung pag sinabing start number, pang bago siya kukuha. Pang ilan. Pag nilagay natin 5, mag-start na dyan siya sa 1. So, start natin, lagay natin na start number 5. Ilang character number 5? Tingnan mo itong 5 na to, ito yung 5 na yan kasi ito yung nasa left. Okay? Then enter. Ayun. So, sinama niya yung, sabi niya nga, 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat, gagawin natin 6 para dito siya, kukuha na siya dito. So, papalitan natin yan. Lagyan natin ng number 6. Okay. So, i-drag po natin yan. Ayun. So ayun po, pumasok na. Nakuha na natin si ano, nakuha na natin si mid. Okay. So dahil dito sa left na to, nalaman natin. So kumbaga, ito 5 digit siya, after dinagdagan nating 1 para makuha natin ito. Okay? So meron din pong ano, another na hindi tayo gagamit ng function na built-in na siya. So, tingnan natin dito. Ito po, kakapingin ko sa another sheet. Ito, naturo ko na dati po yan. Kaya lang inuulit ko lang. Kasi nga, yung mga nakaraang video ko is, baga mas marami akong in-explain dati. So, ngayon, magpo-focus lang po tayo sa paisa-isa. Baga, i-explain ko lang ng mas klaro at iisang topic lang. So ito, okay, so meron tayong gano. Gusto kong paghihiwalayin po yan. Okay, gusto ko pong paghihiwalay yan, itong alpha ganyan. Ngayon ang gagawin natin para mahiwalay yan, gagamit po tayo ng data text to column, tapos wala siyang space, back tayo, fix ba, wala back, tapos delimited, next, tapos dito tayo hahanap ko mga space others, next, wala siya. So magki-create tayo dito ng space, wala tab, wala qualifier, wala ng back character sets contain damage, next. So nakita nyo po to, ito dito gagamit po tayo to. Ibabalik ko lang po ulit ha, para ito click nyo yung fix, next, tapos ito drag nyo lang po yan dito sa number yan, tapos isa pa yun, click nyo lang yan, tapos paghiwa-hiwalay nyo po yan hanggang baba, yan o, next, finish. Ayun, ito hindi sumama, hindi niya nakuha yon. Okay po, so nagawa natin dito, pero yung huli hindi siya sumama. Bakit hindi sumama? Kasi mali ito, kinopyan niya lang yung isa. Hanggang ito lang po yan, oh.
Oh, ilang 7 row lang 'yan dito. 7 row. 7 row ito, ewan ko pa saan nang galing ito. Delete na lang natin 'yan. Kasi ito lang, dinuplicate lang 'yan. So, ganun po yung ano, i-extract natin yung bawat gusto natin na alpha or either number and or text. So, ganun po mag-work yung ano, yung in-explain ko sa inyo. So, ito kasi built-in na to, magki-click lang po kayo dito sa text to column. Okay? Yan. Pwede lang po, built-in na yan. Hindi katulad yung kanina, gagawa pa tayo ng formula para ma-extract natin yan dito sa group of text at number na yan. Okay po. Yun lamang po para dito sa tutorial na to. Sana po may natutunan kayo. Marami po salamat. Bye-bye.